For this video guys, is napaka-interesting ng pag-uusapan natin. At the same time is special tong video na to. So make sure na hindi ka mag-skip sa video na to dahil ang dami kong gustong i-share sa inyo. At the same time, meron tayong pag-giveaway dito. Pero bago tayo dumako dun sa mechanics ng giveaway natin, na sponsored by Razer Gold at the same time ng MU Origin 2. So malaking pasasalamat natin sa combination ng Razer Gold at MU Origin 2 at the same time sa developer na nag-reach out sa atin para mabigyan tayo ng pang-giveaway. Sobrang solid, sobrang salamat sa inyo. Razer Gold and MU Origin 2 at the same time sa developer ng MU Origin 2. Pero ang pag-usapan natin dito guys is all about dun sa mga bagong features ni MU Origin 2 ngayong version 8 na for sure mga 95% sa mga players is hindi pa alam to. Kasi guys, hindi napapansin to or pwede natin tawaging hidden. Yan, mga nakatago. Kasi nga, hindi naman siya totally nakatago at all. Kaso nga lang, hindi siya napapansin. Kasi yung iba, hindi nila binabasa. O kaya naman yung iba, hindi na nila binibigyan ng atensyon, pero sobrang laking halaga nito. So pasok muna tayo in game guys. Siguro guys wala muna tayong shoutout sa video na to kasi sobrang dami kong gustong i-share sa inyo. So dumako muna tayo dun sa first thing na magandang mangyayari dito sa video na to. Pinakamagandang mangyayari sa video na to guys is magkakaroon tayo ng giveaway. Dahil sa nabanggit ko nga kanina, sponsored by Razer Gold and MU Origin tong video na to. So, first sponsor natin to guys. Sobrang solid, di ba? So, magkakaroon tayo ng 5 winners ng 100 load. Pero take note guys, sa 100 Razer Gold load to. So, itatap up natin. So, hindi siya converted ng any load, Razer Gold lang. So, ibig sabihin, kung mananalo ka ng 100 pesos na Razer Gold load, ibig sabihin nun, converted as 200 or sabihin na natin more or less 200 blue diamonds. So hindi ko sure kasi nga hindi ko pa naranasan mag-top up. So ngayon pa lang. Pero ita-top up ko sa inyo. Kasi nga bigay ni Razer Gold at the same time ni MU Origin 2 para ma-share ko sa inyo yung binigay niya. At the same time guys, kung ikaw yung papalarin na manalo, for sure sobrang taas ng chance na manalo ka dito kasi sobrang dali. At pabilisan, at the same time kung hindi ka mag-skip ng video, malalaman mo yung dalawang mechanics na natin na sobrang dali lang gawin. So huwag kayong mag-skip ng video guys para hindi nyo ma-miss kung ano yung mechanics na dapat. So, ang pinakamaganda dito guys, counted kasi yan sa daily top up. So, ibig sabihin, meron ka pang makukuhang materials o kaya naman, dun sa VIP mo is counted din. So, kung VIP 0 ka, magkakaroon ka na ng auto-fuse o kaya naman yung teleport sa any map, diba? So, sobrang solid nun. Nang makukuha mo lang ng libre. Yun yung pinakamaganda dito. Kasi nga, kasama yung daily top up, tapos kasama din yung VIP level mo. So, ano nga ba yung mechanics natin sa laro or sa giveaway natin? Unang mechanics guys. Take note guys, yung unang mechanics, idadrop ko ngayon. Pero yung pangalawang mechanics, idadrop ko. It's either sa middle o kaya naman sa end o kaya naman kahit saan sa video, idadrop ko siya. So, make sure na papanoorin mo ng maigi. Kasi nga, meron kang chance manalo ng load or Razer Gold load to be specific. At the same time, may matututunan ka din talaga dito na hindi mo pa alam, mga 95% sa inyo siguro. So kung alam mo na, congrats, pero kasi tatlo to guys eh. So maaaring meron ka pang hindi alam sa mga sasabihin ko. So pinakaunang mechanics natin guys, napakasimple lang, meron dyan sa description na nakalagay na hashtag. Yan lang yung i-comment mo, yung hashtag, yan, basta load. Basta game load Razer Gold. Yun yung i-comment mo. Huwag mo kakalimutan yung hashtag guys ha. Yun yung pinakaunang mechanics natin. Napakasimple lang diba. Basta make sure na yung mga naka-caps lock is naka-caps lock rin dapat. Yan. Kung ano yung format ng pagka-hashtag dyan sa description, yun din yung ilalagay mo. So dumako na muna tayo dun sa topic natin. Bago tayo dumako dun sa pangalawang mechanics, yung final mechanics natin na dapat din nyo ma-miss kasi paunahan lang to guys. So, dumako muna tayo doon sa
topic natin. Ano nga ba yung mga tatlong bagay sa bagong features na MU Origin 2 or sa version 8 na MU Origin 2 na maaaring hindi mo pa alam? So dumaon na tayo kagad sa pinakauna, guys. Pinakauna dito, guys, yung tinatawag nating Abyss Kalima. So ano ba yung Abyss Kalima? So pag-click mo kasi ng event, guys, meron tayong makikita dito na Kalima. Ito. Pag Kalima, guys, makikita mo meron siyang auto match, party mode, and solo mode. At the same time, yan, nandito na tayo sa crack nung Kalima kasi nga meron siyang specific level para ma-unlock yung mga yan. Ang pinaka maganda dito sa Kalima sa normal server is sobrang daling patayin ng boss. So yan lang yung mga makikita mo sa Kalima, guys, ha. Then punta tayo ng realm event. Sa realm event, guys, meron tayong tinatawag na Abyss Kalima na lumabas lang nitong version 8. So ano ba tong Abyss Kalima? Magkaiba sila, guys. Merong similarity pero meron ding malaking pagkakaiba. When it comes sa Abyss Kalima, guys, meron tayong auto match, party mode, and solo mode. Then meron din mga easy, normal, hard Abyss. Yan, habang tumatagal, humihirap patayin yung mga boss. So first thing, kailangan mong malaman dito sa Abyss Kalima, guys, is sobrang hirap patayin ng boss. Ako, current 5M battle points, medyo natatagalan na ako sa Abyss and Hell. So make sure na sabi mo na mga 3M or 2M ka pa lang, make sure gumawa ka ng PT kapag mag-Abyss Kalima ka para malaki yung chance na matapos mo. Kasi kapag natapos mo yun, guys, meron tayong tinatawag na Demon Token. Yung Demon Token, guys, is na kukuha natin kapag nakiklear natin yung Abyss Kalima. So, kailangan natin matapos, guys. So, ilang Demon Token pa yung makukuha natin? Nakakakuha tayo ng 200 Demon Token every level ng makiklear natin na Abyss Kalima. So, saan mo magagamit to? Magagamit natin yung Abyss, ay yung Demon Token, guys, dito sa exchange. So, kung mapapansin nyo kanina dun sa Kalima natin, guys, na normal Kalima is walang exchange. So, different tong Abyss Kalima kasi meron siyang exchange. Ito yung isa sa pinakamaganda, guys. Punta muna tayo ng map dun sa Abyss Realm, sa Island of Prison, Frozen Plain, or kahit saan dun kung ano yung bukas. Basta take note lang, guys, pwede kayo mag-Abyss Kalima kapag bukas na yung cross server nyo. Kasi nga sa cross server map to available. So pag-click natin ng exchange, guys, ito yung pinakamaganda. Meron tayong tinatawag na Shrine Random Chest. So possible tayo makakuha ng Blood Energy Ash o kaya naman Soul Energy Ash. Pero ang pinakamaganda dito, guys, is possible tayo makakuha ng mga Purple Shrine, which is dati mga VIP 0 hindi natin possible makuha. VIP 1, VIP 2 hindi rin yata possible, not sure lang. Kasi nga sa VIP map to nakukuha, 'di ba? Drop ng mga boss. So ito, good thing na nilagay nila sa Abyss Kalima. So pwede tayong bumili ng one piece a day. So pwede kang bumili every day tapos ipunin mo. Tapos meron pa dito, guys, na elementary Bessel Spirit Shard. Ito nakukuha din sa mga VIP maps. Pero ngayon, pwede mo nang makuha ng 200 din. Pero para sa akin, ang dami nagbibigay ng mga ka-alliance yung ganyan. Pero pag newly up server, naka-open lang ng cross server, tapos VIP 0 ka, is pwede mo ring bilhin yan para magkaroon ka ng Bessel. Then itong Beastbone naman is ginagamit sa pag-i-evolve ng Mount Awakening. Pero hindi ko nire-required na bumili kayo ng ganyan sa Abyss Kalima. So bakit? Kasi possible mo siyang mabili sa honor points. Mas madaling kunin doon. Then pinakahuli is yung Purple Shrine Chest. Dito naman, guaranteed na ang makukuha mo is purple. Kaso nga lang, sobrang mahal, 6,000. So dito ka na lang muna. So mag-ipon ka tapos open mo lahat kung marami na, possible ka rin makakuha ng Purple Shrine. So yun yung pinakauna, guys, na hindi pinapansin ng iba na merong exchange yung Kalima natin. Yung Abyss Kalima, to be specific. So dumako na tayo dun sa number 2, guys. Yung pangalawa naman natin dito, guys, dito papasok yung bagong feature or bagong function ni MU Origin 2 about sa mount. So click lang natin yung mount. Yung iba kasi hindi pa alam to. Lalo na yung mga low VIP. Yung mga VIP siguro alam na nila to kasi nga makakabili sila through limited offer grand store o kaya naman sa Angela nilagay to dati. O nilagay to nung nakaraan. So pag kinlik mo yung mount, meron tayong tinatawag na skin, riding suit, awakening. Sa awakening kasi may bago. Pag click mo ng awakening, guys, meron tayong tinatawag na evolve. Yan, makikita nyo, guys, evolve to na ako. So every evolve, kailangan natin ng na-disconnect tayo. Teka lang, guys, balik tayo niyan.
Basta pinag-uusapan na natin, guys, is yung Mount Awakening Evolve. So, napakahalaga nun, guys. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung bakit sobrang halaga ng Mount Awakening Evolve. As in, sobrang halaga nun. Lalo na sa mga VIP Zero na kagaya ko or sa mga low spender in-game, magiging malaking tulong sa inyo. So, click natin yung Mount, tapos balik tayo sa Awakening, then Evolve. So, Evolve 2 na tong isa ko. Ito naman is Evolve 1. Evolve 1. So, kapag hindi mo pa na-evolve, guys, hindi pa lalabas yan. May lalabas dyan, not evolve yata, kundi ako nagkakamali. So, bakit kailangan to? Or bakit kailangan mo i-consider? Kasi nga, guys, kung ibababa mo to, Evolve 1 pa lang, ang bigay niya na, guys, is Elemental Depth Bonus 1%. So, ibig sabihin, every evolve ng Mount Awakening natin is meron siyang bigay na Elemental Depth Bonus. So, kung i-gagawin mo, evolve mo lahat tong limang to, meron kang makukuha na total of 5% depth bonus. So, ilan yung materials na kailangan mo? Sobrang konti lang. Pagkakaalala ko, 16 na Orc God Soul Crystal kada isang evolve dito, guys, ha. Pero take note, kada tumataas yung evolve natin, tumataas din yung materials. Pero sa level 1 pa nga lang or sa evolve 1, kung wala ka pang evolve, going to evolve 1, ang kailangan mong Orc God Soul Crystal is 16 yata kung di ako nagkakamali. Then kailangan mong Beast Bone is 24 pieces na pwede mong mabili sa Honor Points. So take note, guys, ha, sa Honor Points pwede siyang mabili. So 5% yung makukuha mo kung ma-evolve 1 mo silang lahat. What more kung na-evolve 2 mo silang lahat? So, ibig sabihin, 10% Elemental Depth Bonus. Take note, guys, pinag-uusapan natin dito, guys, is Elemental Depth Bonus. Hindi lang siya yung ordinaryong Depth Bonus kasi isa sa pinakamahirap kunin ngayon is Elemental Defense Bonus. So, ang laking tulong yan. Hindi lang yon kasi meron siyang tinatawag na fixed amount na defense or Elemental Defense at the same time, meron ding fixed amount na Elemental Attack. Lahat ng element yan, guys, basta mag-i-evolve ka. Pero take note, merong specific element na mas mataas. Yan, na-disconnect na naman tayo, guys, hindi ko alam. Sa cellphone yata itong may problema. Parang naglolo ko yata itong cellphone ko, kaya dinidisconnect niya. Yun lang naman yung about sa number 2 natin, kaya kailangan natin i-consider yung Mount Awakening Evolve kasi sobrang laking mabuboost sa elemental defense natin. Tapos, konting materials lang yung kailangan natin pag Evolve 1 to Evolve 2 pa lang, di ba? So, dumako tayo dun sa pangatlo. Pero bago tayo dumako dun sa pangatlo, guys, dito ko na idadrop yung pangalawa at pinaka-importante para dun sa giveaway natin. So, take note, guys, lima muna. So, yung limang unang makakapag-PM sa akin sa FB page, guys, ha. Kasi bukod dun sa hashtag, guys, magdadrop din ako ng link dyan ng Razer Gold. So, pagka-click mo ng Razer Gold na yan, rerekta ka dun sa MU. MU, Razer Gold, tapos MU yung picture. Tapos meron dyan nakalagay, guys, is yung UID mo at the same time yung server mo, yung S. So ilalagay mo yung UID mo dyan, then yung server mo, then screenshot mo, then yung limang unang makakapag-PM sa akin sa FB page natin ng tama yung ginawa, ah, screenshot, tapos ilagay mo na yung UID at the same time yung server mo kasi makikita mo naman dyan pag kinlik mo yung link ng Razer Gold is mananalo ka na. So, take note, guys, limang una lang. So, bilisan mo na. So, dumako na tayo sa pinakahuling i-discuss ko. So, pinakahuling i-discuss ko dito, guys, is yung all about sa mga stats. Kasi nga, marami akong napapansin or marami sa mga ka-alliance or sa mga co-players natin na hindi pa alam to. So, sa armband natin, gawing example, kasi armband yung bagong feature. Pero, pasok pa rin dito yung accessory tsaka spirit. When it comes sa armband, guys, pag mamimili tayo, ang nangyayari kadalasan, halimbawa nag-click ka. So, kapag dalawa lang, madaling mamili. Kasi pag dalawa, yung isa pangit, yung isa maganda, di ba? Paano kapag lima o sampu yung magkakamuka? Yung iba kasi ginagawa is guessing game o kaya naman trial and error hanggang hindi nila makuha yung magandang stats. Halimbawa, kinuha mo yan, then nakuha mo is hindi ka satisfied, so i-X mo. Tapos titignan mo na naman yung isa. Paano pag naulit yung stats na napili mo, di ba? So sobrang hassle nun sa'yo, lalo na kung marami silang magkakamuka. So ang pinakamaganda dito, guys, ituturo ko sa inyo kung paano mo mapipili yung stats na gusto mo. Halimbawa, ganyan, meron silang sa kahit 10 or kahit 20 pa yung magkakamuka. Ang gagawin mo lang, napakasimple, ilolong press mo lang para makita mo yung stats. So mga 2 seconds siguro lalabas na yung stats niya.
Tulad nito, Thunder Attack na fixed amount, damage reduce, and Thunder Crit Resistance, which is pangit yan para sa akin. So, itong isa naman guys, tignan natin. Long press lang natin. Meron siyang Thunder Attack bonus, Thunder Lucky Strike, and Damage Resist. So, yun yung gagamitin ko. So, ganun lang madaling mamili ng stats. So, hindi mo na kailangan mag-guessing game. So, yun yung tatlong bagay na gusto kong i-share sa inyo sa version 8 ni MU Origin 2. So, sana nakatulong tong video na to, guys. Siguro wala muna tayong shoutout kasi sobrang haba nitong video na to. Sobrang na-overwhelm lang tayo kasi nga meron nag-sponsor sa channel natin. At meron nang tumutulong na developer sa atin para mag-grow yung channel natin, di ba? Sobrang laking tulong na. So, salamat sa Razer Gold at the same time sa MU Origin 2 at sa developer ng MU Origin 2. Hindi ko lang alam kasi kung pwede siyang i-drop ngayon. Siguro, i-keep on private ko na lang muna yung developer na nag-reach out sa akin. Kasi hindi ko pa natanong eh. Pero tatanungin ko niyan kung pwede. Kung pwede siyang i-drop name. Para ma-drop name natin, if possible. So, maraming salamat sa lahat at good luck. Sinong unang limang makakapag-PM sa FB page natin. Ida-drop ko na lang din dyan yung FB page natin sa description para makita nyo. So, take note guys na dapat nagawa yung dalawang mechanics. So, recap lang tayo. Yung unang mechanics is, i-comment mo hashtag basta game load Razer Gold. So, yun dapat i-comment mo yun. So, once na meron kang hindi ginawa dun sa dalawang mechanics natin is disqualified ka. Then, yung number ito ang isa sa pinakamahalaga din. Kailangan mong i-screenshot yung pagka-click mo dun sa link. Pag-click mo kasi dun sa link nung Razer Gold, rekta ka dun sa MU dun sa pagta-top up. Then meron siyang hingi na UID and server, then screenshot mo, then isend mo na agad dun sa FB page natin. So maraming salamat guys, sana marami pang dumating na sponsorship sa atin. At the same time, sana nag-i-enjoy kayo sa pananood at paglalaro ng MU Origin 2. So mag-iingat kayong lahat, hanggang dito na lang. More power! Power!